Hindi na maatim ni Reagan ang ubod ng sama ng ugali ni Moira kay Annalyn, kaya bibigyan niya ng pinakamatinding leksyon ang demonya. Hinagisan ni Reagan ng mga itlog ang sasakyan ni Moira dahil galit ito nang makita niyang inaapi ni Moira ang mahal niyang si Annalyn. Ngunit ang hindi inaasahan ni Reagan na si Annalyn pala ang unang mapagbibintangan ni Moira na nagsabotage ng kanyang sasakyan. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Reagan na aminin kay Moira na siya ang naghagis ng mga itlog sa sasakyan sapagkat matapobre ito. Gusto lang naman ni Reagan na ipagtanggol ang mahal niya laban sa kasamaan ni Moira, kaya lang hindi niya naisip ang magiging epekto. Sapagkat pinapatalsik na si Reagan sa Apex sa utos ni Moira dahil wala itong respeto sa kanya na nagpapasweldo sa kanya sa ospital. Ang hindi alam ni Moira, hindi natatakot si Reagan na paalisin siya sa Apex dahil may isang tao na hindi makakapayag na paalisin siya. Ito ay walang iba kundi ang dating medical director ng Apex na si Dr. Kalma at isa rin sa may-ari ng ospital ang tatay ni Reagan. Nais ng ama ni Reagan na magtrabaho bilang janitor ang anak niya para hindi matulad si Reagan sa mga kagaya ni Moira na matapobre. Para sa pagdating ng panahon na handa na si Reagan na mamahala ng ospital ay maging mabuti itong boss sa kanyang mga empleyado. Kaya nang mabalitaan ni Dr. Kalma na pinapatalsik ni Moira ang anak niyang si Reagan sa Apex, dali-dali siyang susugod sa ospital. Napagtanto ni Dr. Kalma na oras na para isiwalat ang totoo sa Apex na si Reagan ang isa sa may-ari ng ospital dahil anak niya ito. Mapapatalsik kaya ni Moira si Reagan o magbabago ang isip nito? Ano kaya magiging reaksyon ni Annalyn na anak ng may-ari si Reagan? Abangan. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart.